kabangon. Ah, bakit kayo pro BBL? Pro BBL ako dahil unang-una, matagal na natin gusto namin, nag-aangat tayo ng kapayapaan. At nauunawaan ko na kung bakit merong gera sa Mindanao, sa Muslim Mindanao. Ay dahil na rin sa tayo mismo, yung gobyerno mismo yung nagtulak sa kanila para sila ay mag-armas at ipaglaban ang kanilang karapatan. Dahil unang-una, sa kasaysayan naman, sila nagmamayari ng lupa. Ang mga ancestral domain yan. At kung ikaw nga naman yung nagmamayari ng lupa at ikaw ay kinikick out sa iyong lupain, natural lang siguro na ikaw ay lumaban. At dahil matagal na ang usapin ito at matagal na tayong nabubuwis ng buhay, ng panahon, ng resources, ng gobyerno, siguro ito na yung panahon na kailangan talaga natin ng isang batas na magtatalaga ng struktura para tuloy-tuloy ng kapayapaan sa Mindanao. At naniniwala ako na yung dalawang panig na nag-uusap ay sincero na pumapasok sa isang kasunduan, sa isang batas upang ito ay magkaroon ng kaganapan, ang kapayapaan. Naunawaan ko na yung mga negotiators tulad sa MILF, sila ay mga, tignan mo naman ang edad nila. Tatanda na sila. They've been in war. They've been, you know, engaging in war for decades. And they've grown old and gray. And I think they're also war-weary. And up to this time, nakita rin nila na war is not really the answer. War is not the answer. If you want peace, and if you want development, especially in Mindanao, kasi wala talagang walang development na nakikita sa Mindanao. And lalo lang napaperpetuate yung kahirapan, namangmangan ng mga tao dahil na rin sa tinotolerate din natin yung tulad ng mga dynasty na nagahari-hari din sa Mindanao. Ngayon, panahon na para bigyan talaga ito ng kaganapan. At naniniwala ko na ang BBL, ito yung kasagutan. Naniniwala rin ako na ang BBL ay hindi siya hindi ito pinagmamahagi ng gobyerno ang bansang Pilipinas o inilalagay niya sa kamay ng mga kapatid natin, mga Muslim. Pag hindi natin ito na isa katuparan, ay naniniwala rin ako na magtutuloy ang hidwaan, ang digmaan. At meron kang mga generations na hindi sila hindi sila katulad ng mga leaders who really earned their wisdom, katulad ni Nay Murad, who really earned the wisdom because of decades of fighting. And they've seen the results of war, the effects of war, the conflict that has been there. So, ako habang nandyan pa sila, habang kaya pa nilang mamuno, at igiya ang mga puwersa nila para harapin ang issue na ito, mag-engage sa BDF.
dapat, you have to take the opportunity. Otherwise, you have new generation. Na, baka, alam mo yun, mga adventurista, mga idealista masyado, na baka isipin nila na it's really the only way. This is war. At hindi, sana hindi mangyari. Sana hindi mangyari. At naniniwala rin naman ako na meron pa rin naman mga leaders, young leaders, probably believe in the peace, in this process. But of course, you know, the armed group, yun kasi yung kailangan. Kailangan din natin. Mapanumbali, mapaunawa, at umupo, at pag-usama. At bigyan ng parang bigyan ng pagkakataon. Mga kayapaan sa lahat. Okay, sige. Hindi po ako naniniwala na isa silang terrorist ng grupo. Dahil unang-una, lehitimo ang kanilang pinaglalaban. Historically, alam natin kung paano sila nag-ipon. Paano nagkaroon ng MIL. Paano nagkaroon ng MIL. At legitimate yung kanilang pinaglalaban. Pero hindi ko po sinasabi na papayagan din natin yung kanilang stand before na maging independent or sisitamasa. Dahil parte sila ng isang buong bansang Pilipinas. Kailangan lang talaga, maramdaman din nila, they belong to this country. They're part of this country. They're also Filipinos.